pagkatalo. Ang pag-ibig ba ay parang laruan na tayo ng laruin hanggang sa magsawa at muliiwan at ating tumayan ng buhay sa niyaka bilang isang OFW sa Saudi at sa kanyang pagsamantalang kasawa. Mahal, kumusta na mga bata? Kumusta na yung pinadala ako ng mga bata? Pagkakalimang kanggas ko sino mga bata? Mag-second place. Okay naman ba? Pagaling ngayon mga anak ko dito, marulusog sila. Tapang-tapaw nila. Mahal, laki na naman ang gastos namin. Mahal, kapapadala ko pa lang nung nakarang araw. Mahal, nagtagal mo naman kasi konting padala ka sa school. Sige, mahal. At baka kung nakita na natin ang amo, huwag mong natin, ha? Pa! Pa! Anong ulam natin yan? Mag-ulam na lang medyo ng asin at manika. Masarap yan. Nagkakasawa na, Papa, eh. Ituyo naman niya yun. Nakakawalang utak. Nakakawalang gana. Buwan-buwan nagpapadala sa sinyata sa kanyang asawa at ito'y pinag-inilong at pinagsusugal lang na kanyang asawa. Tagay lang mga pare, tagay lang. Sa susunod na araw, magpapadala na naman ang mayaman kong asawa. Hirap pagod na may kasamang patak ng luha ang tinatahak ni Sanyata makipagsapalaran sa mga itaguyod lang ng pamilya ng bigla. Sir! Sir! Please, no, sir! Sir! Quiet, Roman, we'll cut your head. Sir, please! Sir! Sir! Pauli ang ulit kumalang sinasaktan si Sanyata nang hanggang ito'y maghahasapan ng kalimang. Di man ito makalipat ng trabaho ng basta-basta sapagkat hawak nila ang kanyang passport, kaya nagpapatulong na lamang siya sa kanyang kaibigan upang makauwi na sa kanyang bahay. Anak, umuwi ka na dito. Hindi ko na kaya ang ginagawa ng asawa mo. Palaging naglalasing at may babae na yun siyang inuuwian. Sakit ng dibdib ang naramdaman ni Sanyata na parang pinagsakan ng halulak ang kanyang naramdaman. Kaya nagpa siya itong uuwi sa kanyang probinsya sa tulong ng kanyang kaibigan at agency makauwi na rin sa kanilang bahay. Nakapag-asawa nila siya ng isang CEO ng isang kumpanya.